Yes, hello mga pangga. Ngayon po mga pangga, nagba-vlog po ako ngayon kasi sasabihin ko po sa inyo kung bakit po ako nakapunta ng Netherlands. So, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Sinong pinuntahan ko dito, anong ginagawa ko dito, paano ko ginawa yun. Kasi maraming nagtatanong po sa akin mga viewers nga, paano makapunta ng Netherlands? Kaya sasabihin ko sa inyo mga pangga kung ano ang dahilan bakit nakapunta ako dito sa Netherlands. Sa bansa ng mga pangga, ayan. So sabihin ko sa inyo mga pangga, bakit nga ba nakapunta ako ng Netherlands at sinong pinuntahan ko dito at bakit? Ayan mga pangga. Ayan po pangga. Nung nasa Saudi pa po ako, kasi ako nag-Saudi po ako before nung 24 years old ako pangga. Tapos ngayon, 2 years ako nagtrabaho sa abroad sa Saudi Arabia. Tapos ngayon, naka-chat ko na po ang tita ko that time. Yung tita ko po that time, yung tita ko po is nasa Netherlands po. Ayan, yung tita ko po nakatira na sa Netherlands na matagal na. Ayan, half of her life, andito na po nakatira yung tita ko at higit sa lahat na nag-asawa na po siya. Tapos ngayon po pangga, sabi ng tita ko, pag matapos ka na ng kontrata dyan sa Saudi Arabia, pupunta ka dito sa Netherlands. Siyempre ako pangga, Europe yun pangga. Kailangan, excited talaga ako pangga. Kasi sabi, sige tita, pupunta ako ng Europa. Ayan, pagkatapos ng kontrata ko, pupunta ako ng Europe. Tapos ngayon pangga, ayan na nga pangga. After 2 years ko pangga, hindi ako pakawala ng bossing ko, ng boss ko doon sa pinagtatrabahoan ko doon sa Saudi Arabia. So ang ginawa ng tita ko pangga, ayan, tumawag ang tita ko doon sa pinagtrabahoan ko ng Saudi. Kasi nga 3 months na ako nag-extend sa kontrata ko doon sa Saudi Arabia. So tinawagan ang tita ko, tumawag doon sa boss ko na kailangan na akong pauwiin that day, that time, yung panahon na yun, yung months na yun. Kasi nga na papuntahin niya ako dito sa Ulan. So naman yung tinakot ng tita ko, kung hindi mo pauwiin yung ako nga daw sa Pilipinas, tatawag daw siya doon sa imbahada. Bakit na pinitigilan pa ako, natapos na ang kontrata ko. Kaya yun, after 1 week pangga, ayun ka uwi ako ng Pilipinas kasi natakot siguro ang aking bossing. Ayan, kaya yun pangga. Pagkatapos ng pangga, 2017, ayan, nakauwi na ako ng Pilipinas. Ayan, pagka 2018 mga pangga, tumawag ang tita ko, sabi ng tita ko, halika na, pupunta ka ng Netherlands. Pero pangga, alam nyo ba pangga, ang daming struggle pa pangga, ang daming struggle na pinagdadaanan ko mga pangga. Ano yung mga pangga? Ang una-una pangga, siyempre. Hindi ka basta-basta makapunta ng Netherlands pag wala kang sponsor. Hindi ka makapunta ng Netherlands pag wala kang kamag-anak o kakilala doon na papunta ng Europa. Ayan. So, ang ginawa ng tita ko pangga, kasi nga, sabi ng tita ko, gusto ko itang petisyonan, gusto ko itang ano, dito ka natitira. Sabi ng tita ko, sige pangga, gustong-gusto ko yan kasi gusto ko maranasan ng snow, gusto ko magkaroon ng magandang future sa ibang bansa na manirahan doon, lalo na sa Europa. Tapos ngayon pangga, sabi ng tita ko, ayan, sige, pupunta ka muna dito sa Netherlands. Anong gagawin ko sa Netherlands noong 2018? Sabi niya, mag-aral ka. Bibigyan kita ng visa within 3 months. Ang binigay sa akin na visa pangga is tourist visa. Hindi ako student visa din pangga. Tourist visa ang binigay ng tita ko doon kasi nga para lang magbakasyon ako dito within 3 months. Pero pangga, within 3 months pangga, ang ginawa ko dito sa Holland pangga or sa Netherlands, ayan, nag-aral po ako, pinaaral po ako ng tita ko. Dito lang po, ayan, kumbaga, may group kami na taga-ibang, yung mga hindi pa marunong magsalita ng Netherlands, yung Dutch, na may group kami na sinali ako ni tita ko doon na para matutunan ko paano magsalita ng Netherlands. Ayan, so ngayon mga pangga, ayan, 3 months pangga at 3 months ako, halos araw-araw ako, tag 5 hours po ang classic ko nung time na yun. Ayan, 5 hours po, almost 2 months po akong nag-aral dito sa Netherlands. Araw-araw yan pangga, talagang ang tita ko tutok na tutok talaga pangga kasi gusto niya pangga na ipasa ko yung exam. Kasi nga, pag migrant ka na pangga, kailangan talaga yan na ipasa mo ang integration examination doon sa Netherlands Embassy doon sa ating bansa, sa Pilipinas. Kasi kailangan talaga yan pangga na ipasa mo. Kung mapasa mo yan pangga, ayan, bibigyan ka ng 5 years contract of 5 years na ng visa na migrant na kalagay doon na dito ka natitira sa Netherlands. So ngayon pangga, nag-aral ako pangga, ayun,
within 2 months ko mahigit pangga nag-aral ng pinag-aralan ko, basic lang naman yung pangga. Tapos pag-uwi ko ng Pilipinas pangga, within 3 months pangga noon natapos ko yung pag-aaral ko sa Netherlands. Pero nag-tour din ako dito pangga noong 2018. Tapos ngayon, oo, pag-uwi ko ng Pilipinas pangga, June 17 po yun, 2019. Ayan, umuwi po ako 2019. Ayan, umuwi po ako ng Pilipinas, nag-take ako ng exam. June 17 po yun pangga, umuwi ako ng Pilipinas. Ayan, maaga, June 17, mga alas 7 na yun ng umaga, nakarating ako sa airport. Tapos ang ginawa ko, dumiritso agad ako sa embassy kasi naka-schedule ang examin ko. Kasi sabi ko na gusto ko mag-take ng exam pagdating ko ng Pilipinas para refresh pa sa akin yung pinag-aralan ko. So ang ginawa ko pangga, ayan, dumiritso ako doon sa embassy, sa Netherlands embassy doon sa Makati. Ayan, nag-take ako ng exam. So ang ginawa ko ngayon pangga, nag-take ako ng exam that time. Ha? Jetlag pa ako, kararating ko lang pangga. Alam, daladala ko, malita ko, buti nga pinayagan ako ng security guard. Sinabi ko sa security guard na guard, kakarating ko lang galing ibang bansa. Tapos yung gamit ko, pwede pang dalhin ko. Buti na lang, pinakita ko lahat ng papeles ko, ganito. At schedule ko na may examine ako that day, alas 11 ng umaga. Sabi ko, sige ng guard, sabi, okay, sige, pinapasok ko ng guard ako. Tapos talagang tutok na tutok talaga ako pa, kahit nasa ano ako, nasa loob na ako ng ano, ng embahada, nag-review pa rin ako pangga. So ngayon pangga, tinawag ng pangalan ko, nasinagtikin ako ng exam, tatlong exam dapat ang ipasa mo. Ngayon pangga, nag-take na ako ng exam, pagkatapos ko ng take exam, sabi ko, oy, parang madali sa akin. Kasi nga pangga, ang pinag-aralan ko dito, halos lahat lumabas sa examen. Kaya madali lang sa akin. Sabi ko, confident ako na pasada ko. After 3 weeks pangga, dumating ang resulta. Nag-email sa akin ang embahada na ke-felicitated. Ibig sabihin, congratulations, nakapasa ka ng exam. Tatlong exam, 10. Perfect yung lahat pangga ang examen. So ngayon pangga, ayan, sa tatlong exam pangga, tuwang-tuwa ako at pinaalam ko sa tita ko na, tita, ganun, nakapasa ko ng exam, kaya pangga, ang saya-saya ko. Tapos ngayon ang tita ko naman, nag-ano na ng papilis pangga, ang daming papilis na pinuprovide sa akin pangga at sa awa ng Diyos na provide ko naman. Kung anong hinihingi ng embahada dito sa Netherlands, sa embassy ng Netherlands, yun ang pinuprovide namin lahat, ang dami, ang laking dinagastos ng tita ko pangga kasi pabalik-balik ako sa Manila, ganito. Ayan, pero in short pangga nung 2000 ano, yung pag nung natanggap ko na ang resulta ko, nag-file agad ako ng papeles pangga, nag-apply naman ako ng visa. Ayan, pag-apply ko ng visa pangga, since na nakapunta na ako ng Netherlands, may experience na ako dito for 3 months. Ayan pangga, within dapat magantay pa ako ng mga 3 months bago maaprubahan yung papeles ko na papunta ng Netherlands. Within 29 days or 1 month pangga, naaprubahan ng embahada ng Netherlands ang aking papeles lahat. Kaya pangga, tuwang-tuwa ako pangga na nakapunta ako ng naaprubahan ang papeles ko. So that time pangga, nung 2019 na pangga, ayan, 2019 na mga pangga, nung mga December pangga, ayan. So pinaano na ako ng tita ko, binook na ako ng ticket, lahat binook niya sa akin, tapos pinalipad niya na ako noong December 2019. Ayan, pinalipad niya na ako doon. Ano na yun, pangga, pagkatapos ng Pasko, mga 27 yun pangga, ayan, pinalipad niya ako papunta ng Netherlands. Pagdating ko dito pangga, kasi nung pumunta ko dito June 2018, summer. Pagdating ko dito pangga, talagang pagdating pa lang sa Schiphol Airport pangga, nginig na nginig talaga ko dahil sa sobrang lamig pangga. Ayan, tapos sinundo ako ng tita ko sa aking asawa niya, pagkatapos umuwi kami sa bahay. Ngayon pangga, ayan, after 2 months pangga, inasikaso ang papeles ko lahat, ganito, register ang pangalan ko, ganito, pinapunta pa kami doon sa embahada, doon sa City Hall, nag-infulling pa ako doon, kumbaga nag-fill up pa ako, ito ang maging address ko, ganito, hiningan pa ako ng mga papeles. At ngayon,
para makuha ko yung tawag na BSN, yung BSN yung tinatawag, parang permanent mo yun na parang pwede ka na, permit mo yun na pwede ka magtrabaho, yung BSN na tinatawag nila. Oo, yung parang para sa atin parang TIN number kumbaga, pero dito iba, yun ang basehan na pwede ka nang may permit ka magtrabaho. Ayan, tapos within 1 month pangga nakuha ko na yung card ko. Yung card ko na parang resident permit ko na 5 years. Ayan pangga, pero pangga may requirements. Ang requirements dito pangga, kailangan mong mag-aral uli. Kailangan mong mag-aral uli at makapasa ka ng 6 na exam. Kailangan makapasa ka ng exam, yun ang medyo mahirap na exam yan pangga. Ayan. So kailangan ka makapasa ng 6 na exam, ipasa mo yung 6 na exam dahil yan ang requirements within 5 years mo, kailangan ipasa mo yan. Pero ang government dito pangga, bibigyan ka lang 3 years na ipasa mo yung exam na yan. Kasi yung 3 years na yan pangga, yan ang ibibigay sa'yo para ipasa mo yung exam at magkaroon ka ng Netherlands passport. Ano ba yung Netherlands passport? Ayan pangga, siyempre migrant ang in-applyan ko, so kailangan na mag-apply ako ng Netherlands passport within 3 years at ipasa ko ang exam. So ngayon pangga, 1 year na po ako nag-aaral ng Netherlands. Yung salita nila na Netherlands na speaking, tinatawag lang Dutch language. Pero medyo mahirap pangga, pero ngayon pangga, almost naman pangga, naka-adjust na ako ng klima at saka kumikita na rin ako pangga kasi nga habang wala akong school, kasi 3 days lang ako pumapasok sa school at nagpa-part-time din ako sa 5-star hotel dito sa malapit lang sa amin pangga, kaya kumikita na rin ako ng mga is about mga less than 90 to 100 plus K. Part time lang yun pangga, oh. Kaya happy ako pangga sa narating kung ano ngayon pangga, and decide pangga, ayan malapit na po ako matapos mag-aral at naka-exam na po ako pangga. 6 po yung in-exam ko pangga at 3 na po ang pasado ko at 3 na lang po yung kula. So by next January 2021, magtitik na po ako ng exam ng 3 ko. So kaya medyo ready, kaya pinaghandaan ko na ngayon pangga ang pag-i-exam ko. 3 na lang ang kulang ko para mapasa ko na lahat yung examen at para mag-apply na rin ako ng Dutch passport para dito na ako manirahan. Pero hindi ako magdudua, hindi ako mag-ano talaga pangga. Ang gagamitin ko, mag-dual citizen lang ako pangga Pilipinas at uwi ng Pilipinas dito. Mag-dual citizen lang ako pangga. Ayaw ko talaga dito na dito ako matitira kasi mas maganda pa rin sa atin sa Pilipinas. Titira din pangga. Ganito-ganito ka na lang din pangga. Ayan. Kaya happy ako pangga. At ngayon pangga, ayan. Sa 3 months ko, so dito na ako is 1 year mahigit na ako ngayon. Kaya medyo marunong na ako ng konti ng Netherlands. Pero hindi talaga perfect yung pagsalita ko. Example nga, ik ben Jonathan. Ik ben 29 jaar oud. Ik kom uit de Philippines, maar nu ik woon in Nederland. Ik spreek beetje Nederlands, maar dit is niet helemaal niet perfect. Ibig sabihin, ayan ako si Jonathan something, ayan, basta pinakilala kong sarili ko in Netherlands. Kaya pangga, happy ako ngayon pangga kung anong narating ko. Kaya mga pangga, ayan, kung may mga katanungan kayo pangga, sabihin nyo lang sa akin pangga, ayan, baka ma-share ako yung mga balak na gusto mag-abroad, sa lalo na sa Netherlands, ayan. Sabihin nyo lang sa akin pangga kasi alam ko yung ibang mga requirements, kung anong i-provide nyo pangga, ayan, at least mga tips lang pangga, ibibigay ko sa inyo at kahit man lang makatulong ako sa inyo mga pangga. Kaya ayan mga pangga, so far naman dito pangga, sa manirahan dito sa ibang bansa, dito sa Netherlands, oo, para bang naka-jackpot ka pangga, kasi nga, ako dito pangga, noong una, medyo mahirap po talaga. Ayan, nag-a-adjust ka ng lingwahe nila, ng pagkain nila, ng klima nila. Pero pag nagtagal, pangga, pag na-adjust mo na lahat, pangga, wow, sabi ko, I like it. Yan ang masasabi ko, pangga. Gusto ko dito sa Netherlands manirahan, pero not for all of my life. Ganyan-ganyan na lang ako, pangga. Uwi ng Pilipinas, dito. Dito sa Netherlands, maganda kasi ang oportunidad na magtrabaho. Kasi nga, yun nga, iba ang sahod, malaki ang sahod. Besides, mababait din ang mga tao dito pangga. Kaya, yan pangga, yan po ang istorya ng buhay ko dito sa Netherlands kung bakit o paano ako nakapunta dito. Dahil yan sa tita kong tumulong sa akin. Madali lang makapunta ng Netherlands basta kompleto ka ng papeles kung anong hiningi sa'yo ng immigration, ng embahada, pangga, ng embassy. Kailangan ma-provide natin lahat yan mga pangga. And of course, ayan, huwag natin kalimutan pangga kung yung mga sponsor natin, ayan, sila ang malaking tulong at sila ang madali makatulong sa atin para makapunta ng Netherlands. Kaya happy na ako ngayon pangga kasi nga
medyo naka-adjust na ako sa lahat dito at sigit sa lahat, kumikita na rin ako kahit papaano, mga pangga. Kaya ayan mga pangga, maraming salamat po sa ating lahat dyan, lalo na sa mga nanonood. Kaya thank you so much mga pangga. Ayan, pag hindi pa kayo naka-subscribe sa channel ko mga pangga, ayan, subscribe mga pangga, click this bell below. Agay, maraming salamat. Greetings coming from Jonathan Santing G. Agay.